Hello guys, ngayong video ay mag-a-update tayo sa itlog ni Maha tulad ng comment nila Mark Daniel at Hernan. Ang sabi ni Mark Daniel, ano pong update kay Maha? Tapos kay Hernan sabi niya, next vlog about sa mga itlog ni Maha. So ito ang update kina Maha. So sa mga hindi nakakakilala kay Maha, si Maha ay isang dayo sa ibunan namin. Nahuli namin siya, nung dumayo siya ng May 30, tapos nahuli kagad namin siya. Tapos si Maha ay nakahanap agad ng pares, isa sa mga alaga ko. Tapos nung nakahanap na siya ng kapares niya, nilagyan ko kagad sila ng divider para magpares na agad sila. So hindi ko pa alam kung sure na sila talaga magkapares, kaya nilagyan ko kagad ng divider para malaman ko kung sila ba talaga ang magiging partner. So after ilang days, yung partner niya, pinapakain niya na yung si Maha. Tapos, ayan, nagkakamabuti na sila. Kaya, natuwa ako na may kapartner na isa kong alaga na galing sa ibang tao na nakawala yung ibo nila. Ayun, si Maha. So, si Maha ay walang ring, kaya mahirap ibalik kung kanino talaga siya. Kaya ngayon, inaalagaan na lang namin siya. Kesa sa may magsabi na sa amin, sa kanila si Maha, pero walang ring, mahirap magpase. Mga ilang linggo, nagkakamabuti na sila. Tapos nag-mate sila ng June 21. Nakita ko yung visual ng itlog sa puwerta ni Maha noong June 24. So 3 days nakita ko yung hulma ng itlog dun sa puwerta ni Maha, kaya alam ko nang buntis siya. Hindi ko alam kung first clutch to ni Maha, pero mukhang first clutch kasi nung nahuli namin siya, hindi ganun talaki yung wet niya para mga itlog. So para sa amin, first clutch siya, kaya ang unang lay ng itlog ni Maha noong June 28. So, ngayong July 12 ay 14 days na yung unang itlog. Tapos yung second egg ni Maha ay nag-lay ng July 4. So, ang pagitan nila, June 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. 6 days pala ang gap ng itlog. So, grabe, malayo yung agwat. So, July 4 yung second egg na nag-lay. Tapos 8 days na yon ngayong July 12. So nag-canding kami kanina ng itlog ni Maha. Ito yung tsura ng itlog na. So explain namin sa inyo. Ito yung unang itlog. May ano siya, buo na. Mga ilang segundo, may nakita kaming gumalaw. Ito namin yung ulo ng sisiw. Maganda yung process ng unang itlog. May buhay siya. So hihintayin namin na mag-hatch siya next week. Pag 21 days na siya or 23 days. So next week, asahan natin na magpipisa na to. Then yung second egg ay nagde-develop pa. May mga ugat, maraming ugat. So maganda rin yung process ng second egg. Magaling maglimlim si Maha. Maayos yung buhay ng dalawa. So hindi na nasundan ng pangatlo, pang-apat na itlog, kasi dalawa lang ang kinaya ni Maha, pati yung partner niya na gumawa ng itlog. So dalawa lang, pero okay lang, at least buhay yung dalawa. Next, then tumungo naman na tayo sa mga katanungan ng ating mga kaibigan sa pag-iibon. Okay, so unahin na natin kay Shane Dilag. So yung tanong ni Shane Dilag, pwede po ba sa African yung vitamins na Selectrogen? Yes, ang Selectrogen ay multivitamins ng ating mga alagang ibon, kaya pwedeng-pwede yan sa mga alaga natin. Tapos may pahabol siya, sabi niya, ano pong maganda sa kanila? Cattle bone or mineral black? Sabi ko, parehas maganda yan sa kanila. Mas okay kung dalawa ang bigay mo, yung isa sa yung cattle bone nasa gilid, yung mineral black nasa malapit sa butas ng mess box. Kaya maganda kung dalawa para hindi sila nauubusan ng calcium at minerals. Okay? Then sunod tayo kay Faisal Khan Tabiraw. Ang tanong niya, nung nagbigay ka ng Fertilibird, nagmate ba talaga permo, sir? May proof po ba? So may proof ako. Kung gusto mong malaman yung, kung gusto mong makita yung proof ko, bisitahin mo lang yung personal account ko sa Facebook. Tapos pag nandun ka na, scroll ka lang, hanapin mo itong post na to. Yung caption ay na all.
So, ayan, pag pinanood mo yan, June 21 yan, unang meet nila Maha. So, tulad nung kanina, yung diniscuss ko kanina, kwento ko lang ulit, June 13, unang order ko ng 40 birds sa Shopee ng Picoy by Munting Ibunan. Dumating ng June 18. June 18, pagka-receive ko ng order, ginamit ko kagad yung 40 birds sa lahat ng ibon ko. Tapos, inaraw-araw ko yun. Then, third day, paggamit ng 40 bird, nakita ko sila Maha na nag-meet na hindi ko naman inaasahan na mag-meet agad sila. So, ayan yung video. Mapapanood nyo yan sa personal account ko. Hanapin nyo lang. Ayan yung proof ko na nakapag-meet sila. So, kung i-compare natin sa ibang gumagamit ng 40 bird, puro sila one day. Puro sila first day paggamit ng 40 bird. So, yung bakit sa akin, third day. So, ako nagtataka ko bakit sa kanilang lahat ay first day. Mahirap paniwalaan. So, yung sa akin, third day, pinasubok ko talaga sa mga alaga ko. Third day, gumana. Siguro kaya sila may mga first day dyan kasi may mga backup na silang nag-mate. So, gusto lang nila sabihin na first day. So, medyo mahirap paniwalaan yung mga first day na paggamit ng 40 bird. So, sa akin, tried and tested sa mga ibon ko. So, third day, nag-mate sila. Ako lang yung naiiba, pangatlong araw. So, ayan, yung proof ko, hanapin mo na lang sa Facebook account ko, ha? Pwede mo rin ako message kapag may mga tanong ka pa. Then, next tayo kay Lawrence Earl Furman. Pwede po bang pagparisin ang magkapatid na Alps? Pwede, magiging project mo yan. May mga gumagawa niyan, nagpa-project ng magkapatid, pero yung iba sabi, ang pangit daw ng kinalabasan, pero yung iba sabi, wala naman daw problema. Hindi natin alam kung pangit or maganda. So, kung gusto mong malaman, pwede mo siyang subukan. Pwede mo siyang gawing project para malaman mo kung ano ba talaga yung totoong sagot. Then, sunod tayo kay Box of Light. Sana po mapansin nyo ako. Hingi po sana akong pair nyo na breeder kung pwede po. So, hindi kami mamimigay ng breeder namin. Ang ipapamigay namin ay inakay. May pinosa ko sa group page namin na Essence Aviary by KS Bird Spacer. Pwede kayong sumali doon at pwede kayong mag-vote doon sa poll na pinos ko. So, yung post ko doon na poll ay meron na tayong 102 votes sa inakay. Kung may mga hahabol pa, kung hahabol pa yung dalawang nasa list, eh pwede pa mabago. Ang nangunguna ay inakay, 102 votes. So, sunod tayo kay Cesar Lagro. Ask ko lang po, yung ibon ko po naghahakot po ng mga materials sa nestbox niya din. Nilalabas din po nila at pinapasok din po ulit. Ano po kaya yun? Kung nilalabas nila yung nesting materials tapos binabasa, ayan ay humidity. Salamat sa sagot ni Lin Sakman. Dahil ang sabi niya kasi sa comment niya ay alam niya daw yung sagot, nilalagyan nila nito ng humidity. Kung ganyan mga ibon nyo, huwag nyo na lang sila isipin kasi ginagawa nila yung tama. Okay? Then sa pangtanong kay Lorena Guangco, pwede ba pagparisa yung magkapatid na ibon? So magkapatid ulit. Kung magkapatid nga, project na yan. Ibahin naman natin. Kung nagtitipid ka sa ibon, meron kang breeder, pwede natin ipares yung mag-ina tapos mag-ama. Pwede yon para lumakas yung dugo ng mga susunod na ibon. Pero kung magkapatid, kailangan mo naman yan malaman sa ibunan mo. Pwede ka mag-project. Next na tanong kay Kiona Kisha. Good day! Pwede po ba pagsamahin ang dalawang pares na lovebird sa isang cage? Medyo maliit ang cage ko. Ano ba itsura ng cage mo? Yung may design, maliit yung ganun lang o yung double cage? So, hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung cage mo. Kung double cage yan, ilagay mo lang yung divider para may iwasan yung gulo, yung pag-re-raid ng nest box. Palitan mo yung cage mo kung maliit talaga yan, gawin mong double cage para walang maging problema sa kanilang pag-itlog. Okay? So, ayun lang ngayong video. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para updated kayo palagi sa aming future uploads. Tapos, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang at sasagutin natin yan at pwede natin isama sa susunod na video. So, mag-shoutout muna tayo. So, shoutout sa'yo, Mar Figuera, Mark Daniel, Hernan Sunga, John Chris Binugit, Romeo Zamudio, Mario Porake, Jamil Balane Aycocho, Arnel San Pedro, Yan Vital, at kay Sean S. Lee. So, salamat sa mga sumusuporta at sa mga umabot
dito sa video na to. At sa mga gusto din mag-order ng nest box sa amin, meron na po kami stock. Ang location namin ay Angono, Rizal. Kung malapit lang kayo sa Angono, Rizal, pwede namin ito ipadala hanggang sa inyong tahanan. Pero kung kayo ay sobrang layo, ayan ay mahirap na. Pero kung kayo ay sobrang layo, ire-recommend namin kayo sa ibang nagbebenta ng nest box para makabili kayo ng panibagong nest box para sa inyong mga alagang lovebirds. So, tapusin na natin itong video. Salamat sa mga sumusuporta at sa mga umabot sa video na ito. Mag-ingat kayong lahat at happy breeding!